Trooping the line, ladies and gentlemen, is the Chief, Philippine National Police, Police Director General Ronald M. De La Rosa. He is accompanied by the Regional Director, Regional General Affairs Service 7, Police Chief Superintendent Eddie Binigay, together with the Honors Battalion Commander, Police Senior Superintendent Renato Rinovales Duban. That concludes your oath of honor for the Chief Philippine National Police. The Police Director General Ronald M. De La Rosa, sir, welcome to Police Regional Office 7. This memorandum of agreement is signed between Police Regional Office 7 and the Retired Judges, Prosecutors, and Lawyers Association for Policemen's Concerns, an association concerned members of the Integrated Bar of the Philippines, described in the fourth, whereas clause hereof and represented by its founding members, hereinafter referred to as the party of the second part. The Philippine National Police shall be a community and service-oriented agency responsible for the maintenance of peace and order and public safety. The PNP shall be so organized to ensure accountability and uprightness in police exercise of discretion, as well as to achieve efficiency and effectiveness of its members and units in the performance of their functions. Whereas the party of the second part may be of assistance to the party of the first part in the maintenance of peace and order and public safety by providing them free legal service. Whereas it is not uncommon that there are members of the Philippine National Police who, in the performance of their mandated duties, and those who assisted them may be charged administratively or criminally by those aggrieved of the facts. Whereas the party of the second part is an association of retired members of the judiciary, retired members of the prosecution arm, the government, and private law practitioners devoted to free render legal services. Grabe ka, excited si General Binigay. Nahimon lang ko niya police director. Kasi police director general. I-remote ko. I-remote ko to star. Sige lang. Nakabalos ka kay... Ayaw mo to ato istorya niya nga... Nihangyo ko nga mudaog. Kasi hindi ko mahiyo, hindi kinikadaog sa mga wrestling. Wipe out eh, wipe out. Hindi kasukol. Anyway, akong pagyukbo
sa atong bago ko mag-start. Muhangyo lang ko, sir, sa mga Tagalog na ito, ang mga regional director, o sa itong mga mista ko, ang mga Tagalog. Please, pardon me. Kung di kayo mo kasabot, but if you are in Cebu, you should learn to understand Bisaya, ha? Tis-tis na mula kayo. Because, in fact, na ako'y gi-prepare nga speech. Gikan ni sa speechwriter na ako sa opisina, but I don't care, dili ako ni basahon, because I want to talk to you straight from the heart. Kung nagkinasingkasi nga pag-iistorya, para magkasinabtanay ta. Akong pagyukbo kang Justice Digdigan, sir, kay Judge Masero, Fiscal Lim, Attorney Romeo Balili, sa itong mga retired nga mga judges o fiscal nga nag-organize kining free legal assistance para sa itong kapulisan. Kabalo kasi, this is a great moral booster sa itong kapulisan. Tungod kay for a very long time, maulagi na problema sa polis. Mayroon na sila sa una. Buntot mo, hila mo. Ano magpahiro-hiro man ko, ano ma-operate mag-drugs na ako rin may magka-problema. Tungod kay absence of the right leadership na walay muduot sa ila, ha? At the same time, kulang gud mi sa dibinsa sa magka-pulisan. So with your presence around, siguro mangisog na nito mga pulis karon, di na ni mahadlok. O punta, masunod po na sa atong mga uban nga mga retired judges, retired legal luminaries sa atong sa ubang regions. Maunta, magbuhat po sila ginali para ibok na nasod na atong tapra atong kapulisan. We cannot do this alone. Sa atong pinalangga nga mayor sa Lapu-Lapu City, si Mayor Pasradasa, ma'am, sa atong pinalangga na sekretary sa Police Assistant for Visayas, si Michael Dino, Secretary Michael Dino. Sir, si Mr. Leonardo T. Lingay, ang SP member of Siquijor. Mr. Alfonso de Malirio, Provincial Administrator ng Bohol. Of course, atong pinalanggang RD, si Sir, si General Calinio, kabalo mo siguro mo sa history ng Juan, di ba? Sub-44. So, kailan mo siya kung unsa siya ang pagkatao. Tungkol sinita po sa sub-44, kailan nato kung unsa siya ang klaseng pagkatao. Sa DRDA, sir, dito sa Kaban, ay lang kagool, sir. You will soon have your post. Hulat-hulat lang. Daghan gini, taas-taas ang listahan. Ako mga mista, padilighana. But please, dili na muna po isa-isa hon, mista. Stand up to be recognized. Oh, adapted na rin namin si General Marquez. Kasama na, adapted ng intersection. Please, sit down mo. Sa members of the command group, there is a Pero 7. Ako din ng mga buds sa Emisyo. Emisyo Baden Powell Guild. Si Rosario Ligarat. Sa mo ba? Ayun. Ayun kinangangin mo. Si Nisa Alpitsi, Inanting Umpa, Dante Malagusan. Ako mga
bad sa Mindanao State University. Parihan ako ni sila nga mga anak kong pobre. Dili maka-eskwela, so gisukol sa scholarship dito sa Marawi. Kasi panahon po ito sa gira sa mga Mindanao. Eskwela mi sa emisyo. Puro scholar. Oh, bright po gamay. Isang pobre, puro bright. Ako amigo na si Peter ko. Bro. Si Attorney Rene Borjos, RD ng DILG-7. Director Ronald Alan Ricardo, RD PDIA-7. Our partner. Alexander D. Minalang, Assistant RD, NCMF Visayas. Sir. Si atong RD ka din sa RD ng BJMP, si General Iray. Nice to see you. Yung RAC TPD ng 7, si Mr. Prudencio Gista, President, RAC TPD. Sir. Kita lang na si Krami sa road, dahil din. Mr. Eric Mendoza, member. Mr. Alvin Joseph Lim. Thank you. I-challenge, pag-uli lang ko dito sa Krami, i-challenge mo lang ko itong media dito sa Metro Manila. Si Kamudri sa Cebu, nagpa-drugtis, dapat sila po. Very good example. Sa atong tanan, mayong buntag. Salamat ta kay The Winner is Cooperating. Dili kay sa ini. So, I don't expect somebody to back down from among your ranks, ha? Agwanta lang mo, paminaw sa istorya. Nga nung kamo'y pinakaunan ako nga gikuman visit. Katong kasalo niya ni General Binigay, coincidental lang to. Coincidence. Pwede ko na akong dili kumanay kaya tungkol sa kabisi na ako sa Krami. Grabe ang trabaho dito. But I really squeeze it out from my very tight schedule na makaanigin ko sa Cebu. Tungod kay, nakita na ako ang significance na akong first command visit nga paghimoon dirigyon sa Piaro 7 sa Cebu. It is because diba, diri ni daog si Lapu-Lapu against Magellan. So kinahanglan, kitang tanan, mahimong Lapu-Lapu para matumba na to ang problema sa droga. Mauna ang significance. Hindi masyado pag sinabi mong sa supply, drug supply, maybe more or less pare-pareho lang ang volume of supply ng Cebu na nagkakalat din sa Cebu compared to other regions. Not so much on the demand. Well, maybe kung gaano kadami ang unsa kadaghan ang drug personalities din sa Cebu, ganun din sa ibang region. Dahil laganap na ito nationwide ng problema natin sa drugs. But, siguro, nandun yung significance. Sa kadaghan, sa pulis, nga nahibawaan nato nga on the take sa drugs, nagadawat o kwarta, nagikan sa droga. Pasaylo alam ko kung masakitan na ko kamo sa akong ipanulti. But this time around, we must be frank to each other. Laban na ito. Kailangang aksyonan natin ito. Kung kinsa man ito mga pulis na malabay sa uban nga region, hinumdumi ninyo, nakita, nag-swear to become a member of the Philippine National Police, willing to be assigned anywhere in the Philippines. Wala ta mag-swear nga willing to be assigned only in Cebu City. So you can be assigned anywhere. You can be relocated anywhere.
yan ang trabaho natin. Besides the fact na dapat tayo ay gentleman, tayo ay lalaki. Nagawa natin yan, pananagutan natin yan. Anyway, ako naman ay hindi ako palaging puro lang o punishment. I am also going to give you rewards. Sinasabi ko nga, I am your father. A father who is willing to punish kahit na masakit sa akong kalooban, sa aking kalooban, ng akong pasakitan, ng akong mga giging, akong mga anak. Pero if only to discipline you, if only to shape up the organization, I am willing to do that. Para dito sa mga pulis na nagtrabaho, tarong, I am going to reward you. Promise yan. Busa, dako na lang akong katingala. Ngano? Kami dito sa Davao, ako, pardon me, ako isang pulis probinsya lang. Mabitang natingala ko, pagka-chipin-pin ako, sus, inaani na din kadako ang problema na to sa druga sa Pilipinas. Kasi before, siguro, ang akong naibawang limited lang sa Davao City. Natingala ko, inaani na din ang problema. While kami dito sa Davao, grabe ng trabaho, habang kampanya against drugs. Pag ikaw, musulod ka sa Davao, mag-deliver ka drugs, gikan ka sa Marawi, mag-deliver ka drugs, gikan ka sa Cotabato, mag-deliver ka drugs, gikan sa Maguindanao, degyo ka kagawa sa Davao. Ihawon yun ka na mo. Maihaw yun ka. Degyo ka kagawas. Inana ka rin ka-dedicated. Kanyang istorya na ito nga, kung sa Manila, kanang sa Manila, gipangsulti nila nga, trabaho lang, walang personalan. No. Hindi yan ang obra sa atong war against drugs. Kailangan personalan na ito. Kami dito sa Davao, pag ikaw musulod sa Davao, magbinuang ka dire, pipersonalin kita. Hindi kita trabahoin lang, pipersonal kita. Because nakalupo ka sa amin. Inisulto mo kami. We are trying very hard to maintain the image of the city of what it is now today. Tapos ikaw musulod ka dire para magkalat, lalo na sa druga. No way. Personalin talaga kita. Kaya nga sabi ni Presidente, zero tolerance tayo sa druga. Zero tolerance. This is the right time for us to fight. Maulag na natingala ko, kami dito, gabi pinatsyanay na mo dito sa mga drug personalities. Kamudiri si Gigdawat. Dili man tanan, ha? Kasagaran, nagadawat o partalitong ka. O saan na may tabo sa ito, ah? We are becoming a narco state. Narco politics is very rampant in our place. Daghan na kayong mayor, daghan na kayong mga barangay kapitan nga nidaog sa ilahang pwesto because of narco politics. Meaning, the proceeds or the profits coming from the illicit drug trade ay nagfa-fund sa kanilang political activities. Narco-terrorism, what is happening? Natin mga pulis na nagtrabaho, nag-operate against drugs, ipampatay. Kinsa nagpapatay? Ang mga drug lords nga naa sa sulod sa Pilipin. So kung dilita mo liho karon, we will end up to be a narco state. This is the right time na ating presidente na determinado na humanon ng atong problema sa druga. Do not get distracted dyan sa mga tao, dyan nga mga kung sino-sino yang nag-magpa-imbestiga, trabaho man nila yan. Anong mga human rights, well, trabaho nila yan. Do not treat them as our enemy. Trabaho nila yan. Kita trabaho nila. Huwag tayong pa-distract. Remember,
Sabi nila, being state actors, you don't have human rights. Sabi nila, individual rights lang meron tayo. What the hell sa akin? Individual rights or human rights, yung aking mga kapulisan, they have a life of their own, they have a life to protect. So kinahanglan, when the smoke is clear, kinahanglan kamo ang gatindog, ang mga kriminal ang natumba. Is that clear? Distracted doon sa kung sino may nagpapasikat dyan. Wala kayong pakialam. Laban na ito. It is whether you are with me in this fight or you are not with me. Kinsay with me? Raise your right hand. Taas ang kamot. Who are with me in this fight? Very good. Dagan sila. Amit siya, wala ba mo sangal ka mo? Ha? Dili mo mo apil sa fight? Remember, naagya mo mo'y pamilya. Pag dili na mo daw gini nga gira, yung pamilya will suffer. Dagan sila mo. Daog yung mga kamot, inaap na. Di kaya kung nimo'y munaap ka. Dinug yung ka? For a very long time, alam ko, ilan lang yan yung mga undertake sa drugs. Kaya naman nag-enjoy, sige, dawat o kwarta, gigan sa drugs. Pilipilan lang na sila. Kaya balok ko, mas daghan sa ato ang nanggigigil. Nanggigigil, putang ina ng drugs ni, kini mga drug lord ni, kinahanglan, nagulat lang sa tamang panahon. Karon ang panahon! Karon ang panahon nga ato silang patilawon. Dugay na silang namayagpa. Dugay na sila naghari-harian. Dugay na sila sigbayad sa pulis. Dugay na sila sigdawa bayad sa mga piskal. Dili man tanan. Kaya nilang bayaran ang piskal. Kaya nilang bayaran ang judge. Kaya nilang bayaran ang prison officials. Kaya nilang bayaran ang media para gubaon ka kung magtrabaho ka sa droga. Dili tanan ha. Pero doon na sila nabayaran. Inaana ang narco-politics na pangita ko. Karon, kay naa naman ta, ina na mga regular, kulat lang mo, kay panahon na karon nga magkahinahinay mo katumba. Akumbagin mo, makatumbagin mo, I'll tell you, this is not a joke, this is a war. Kung di na ito ibuhaton, kuman ang Pilipinas, wala tayo kagmaon. So kinala kita, magkahiusa, magkahiusa tangtanan. Internal cleansing na to. It's a very tall order. Ang RD sa Region 3, in his lalong nga pag-imbestiga, nasa listahan dito nga more than 100 na police gusto niyang ipa-reassign outside of PRO 3. Inana ka grabe. Police! Nagabalik niya droga? Diyos ko, tabay ko. Police, nagabalik yung droga. 100, more than 100. Gusto niya ipagawas. You know why? I-relieve mo yung PD. I-relieve mo yung CD. Tanggalin mo. You cannot get the full cooperation of the community. Hangtod makita nila nga si PO1, si SPO1, SPO2, nga kahibalo sila. Nga nagadawat o kwarta giga sa droga. Nagabaligya o droga. Hantod, makita nila na sa kalsada. Musulti ang tao sa imuha. I don't believe the PNP sincerity to fight drugs. Kay kanang polis na napag-ihapon niya, pwede kong patyon, anak, kung ako musumbong. So that is why, ganun na lang yung ating pinaka-immediate solution to the problem. In order to disrupt your operations, we have to pull you out from your present position. Present location, i-relocate mo para ma-disrupt yung operation. At saka, ang mga taong bayan, makita nila, wala na si Kwandre, tuwa na sa RMM, pwede na ito musumbong, pwede na ito igawas ang kamatuoran. Mauna, karoon ang atong, wala na ito. Basis ko noon na pre-charge. Ako, gina-criticize ko nila. Nga no daw, nga
transporting one bag, bad egg to another basket. Makontaminate daw na ilang lugar. Kay ginabalhin ako dito. No, that is not the principle behind. The principle being is that as soon as possible, kinahanglan ma-disrupt ang ilang operation diha sa lugar nga kung diin sila nag-operate. So we have to transfer them. Hantun na asla na makita sa mga tao. Di takakuha full cooperation. Dili ko nila lahat, ha? Pipila lang na sila. Kaya balo ko, kamusok ko ng mahita buha. Kaya dadama itang tanan. But this is the right time. We have to do this. Be it known to everyone. Kung iba polis, na nagagamit ng droga, dili ka gusto ma-dismiss, I will give you the privilege. Kung ayaw na lang paghulat nga ma-drug test ka, pag nag-positive ka sa drug test, I will have you terminated from the service. Pero kung di ka na maghulat o drug test, kung surrender ka diretso sa iyong supervisor, kung mag-volunteer ka nga magpa-rehab, I will not take it against you. I will be very happy. Dili kita mo pangtanggalon sa servisyo. Sige, magsugod na mag-surrender. Kinsa ito yung gagamit. Surrender and volunteer yourself to be rehabilitated. Dili na mo pangtanggalon sa servisyo. Pero kung mag-positive mo sa drug test, pag-ahigahe mo, di mo surrender. Sorry. Tama na ba itong gibang solte? Ni dulot na ba sa iyo kasing-kasing? To give emphasis, alam niyo, ayaw mo kahadlok. We have a president who doesn't care kung mamatay siya dahil sa kanyang love of country, dahil sa kanyang kampanya sa droga. And you have a chief PNP who is willing to go with you in jail anytime. Sure. Dilita mo pasagdan. And I'm willing to fight with you. In fact, we are not allowed to carry firearms. Pag ganitong suot na ito, pero ako. Ako pusil. Ako lang si PNP sa mga pusil. Kaya makikita na ko itong drug lord nga na din na kalista din. I don't care kung mamatay ko. We only live once in this world. Isang bisis lang kung maging si PNP. Isang bisis lang. Kaya itudo ko na ito. Hindi ko alam kung susunod na maging si PNP kung ganito katindi yung kanyang laban sa droga. Hindi ko ini-small yung kung sino susunod sa akin. Pero ako, nakikita ko, this is the right time for us. Isang bisis lang kung mag si PNP niya, buhaton na ito. Ang dapat na itong buhaton para mahuman yung problema. Hindi na magpahiro-hiro. Hindi ko gusto magpahiro-hiro. But, ang gusto na kong himuon ninyo, himuon ninyo kung sa dapat na himuon isip o sa kapulis na nag-swear to serve and protect. Dili kay to save and protect. I-save niyo yung pera na nakuha niyo sa drug lord. Protektahan niyo yun yung bulsa. Ha? Ngano man? Ngano man? Ha? Himuon yung rason na wala tayo sweldo o sa sweldo o nagbukunta sa tinta sa doon. Ayun yung una-una, anak. Ha? Mag-ampo ko pinindi si Ginoo. Pagpunta ka, i-guide ta ni Lord na diligid na magpatintal anang droga, kwarta sa droga. Basing kulang na mo sa pag-ampo sa Ginoo. Mag-ampo ta pinindi. Lord, ipalayo ko sa tentasyon sa droga. Bumaw sigurong dagan sa inyo, nagadawat na. Kaya natintal. But again, hindi ko nila lahat. Ilan lang yan sila. But still, the number is very considerable na mag-lead into decay sa ato organization. So, kamong gustong mulaban sa droga, muaway sa droga, this is the right time. Trabaho ta. We have to lead dali kasi kita ang nagsugod para mahuman ni problema sa droga. Hindi na ako tas on kayo kay
Basig lang na po yung makuyang panuya. So sa atong dalan, let us be ready. We can die anytime. Magmusol kay si Lord. Panahon mo na, mamatay ka, wala tayo mayroon. But before we die, we have to leave a mark in this world na natin na himo. Kaisa na tayo mabuhay sa kalibutan, himuon nato ang dapat na itong buhato para sa kaayuhan sa tanang katawahan. Nagkasalamat at may kaibutan ka na ito na. Thank you, sir, for that very inspiring message. Give me another car seat, sir. I can see your predicament, but I know, deep inside your heart, you like, you want, and you need to be with us in this fight, because we are all Filipinos. We all have families. We are all dreaming for a bright future for our children. We are all for a better Philippines in the future. Yung ating laban ngayon is sa akin and my part, yung 1.5 years ko na naiwan servisyo, this might be enough. But I hope this will set the tone sa succeeding leadership ng PNP. Yung kay Presidente naman, he's only good for 6 years. But yung 6 years na yan, alam ko marami na mangyayari. Sabi nila, normal rate daw nagagawin, 6 years is not enough to rehabilitate the whole Philippines, to reform the whole citizenry. But we can, yung odds naman na yan is pwede nating ma-overcome basta tayo ay nagsama-sama, tayong lahat ay nagkakaisa sa laban natin ito. I know, we are all proud Filipinos. Dapat magtinabangay ta. Panahon na rin. I am putting my career at stake. I don't care kung anong kaso na ihahabilan sa akin. I'm old enough. Okay na ako kung kwan. Mayroon nga tayo presidente na hindi matakot. Bakit ako pa matakot? Di ba? GPNP lang ako. Ang presidente ka, hindi matakot kung anong mangyari sa kanya. Basta labanan lang itong problema nito, itong lugar nito. Ako, di ba ko gwapo, hando kong matay. Guwapo ko kay Mahalo kumatay. Guwapo ko eh. Gabay. Ayun, ako. So, I hope yung atong regional director, he is my senior, he is my upperclassman. I have very high regards sa iya. He is a very respectable person. Alam mo na siya yung history niya, kung ano yung kanyang dinaanan sa pagiging official niya. Nakapunta nga inyo siyang tabangan. Not necessarily na sultihan na mo nga ayun nyo siyang tirahaw mayo. Kung magkamali siya, tirahan ninyo. I don't care. Tirahan nyo kung magkamali siya. That's your job, di ba? Pero, pakita niyo ang suporta niyo kay kinasing-kasing ko niyang laban din. He is a complete stranger to this place. He come here alone. Armed only with my instruction. Instruction ko lang at instruction ni Presidente. Go to Piero 7 and claim the region. Yan ang instruction ng Presidente sa kanya. No other. Wala siyang dalang special skills, wala siyang dalang special knowledge, special equipment, kundi instruction ng Presidente o ang iyang kasing-kasing na musunod o gusto niya malimpyo ng lugar na ito. So, wala ko dapat yung mga ito. Thank you. Okay, mga ito, nagpaminaw na ito ang ministry sa atong GPNP karon.